hindi pa niya natanggap ang order or decision ng court. Nabasa lang sa social media, sa official website ng Supreme Court, but yung complete documents, kasi nakalagay, one page lang yun from the PIO ng Supreme Court, yung complete documents of the decision, page by page, wala pang nabasa. Bakit? Kasi kailangan nakalagay doon, bakit i-disbar ng Supreme Court ang isang abogado? Nakalagay doon sa decision. Until now, wala pa natanggap. So, how can we respond to that? And maybe after the receipt of the resolution ng Supreme Court, baka may remedy si Secretary Larga doon. In this case, yes, he will comply all the possible remedies na pwedeng in accordance with the law. Meron kasi mga kumakalat nga na information. Basahin ko lang kasi nga parang panawagan nila. Kung ito nga yung sinapit ni Secretary Larry Gadon, ang tanong naman ng mga netizen, bakit daw noong hindi sinunod ng ni dating Justice Secretary Leyla de Lima ang kautusan ng Supreme Court sa pag-travel ni Pangulong GMA sa abroad for medical reason, hindi din siya napatawan ng disbarment, pati na rin yung pag-admit niya sa illicit, immoral, illegal cohabitation kasama ng kanyang driver, hindi rin siya na-suspend doon. Meron din sinasabi na yung nagkaroon ng mockery itong si Chel Jocno sa Supreme Court proceedings nang mag-file siya ng petition on behalf sa mga mangingisda. Pero sabi naman ng mangingisda, ay, hindi namin binigyan ng otorisasyon yan. So may mga ganito na mga sitwasyon, yet hindi naman sila na-disbar. Ito yung mga sinasabi nila, mga example. Kaya tingin ng ilan, eh baka may double standard na nangyayari. Let the Supreme Court decide. Kasi dapat ang Supreme Court ang magsasabi doon sa mga tanong na yan. Kasi bakit nga? So yun ang tanong ng taong bayan, bakit si Secretary Leyla de Lima with that issue, walang disbarment? Yung isang dean, si Dean Jocno, about the issue sa falsification ng isang testimony ng isang mangingisda, ng isang witness, hindi na disbar. So, let the Supreme Court explain that through the PIO nila. Ang sa atin lang, kailangan natin bigyan ng pagkakataon si Secretary Larry Gadon na to perform bilang presidential advisor on poverty alleviation. Bakit? Hindi naman issue ang lawyer or non-lawyer. Kahit na mawala yung pagiging lawyer niya o yung lisensya niya na mag-practice sa bar, mag-practice sa profession, being a lawyer, irrelevant yan. Kasi kahit tanggalin yan ng Supreme Court, yung legal knowledge niya, nandyan pa rin yan. Second, kahit na hindi lawyer, kahit na high school graduate or elementary graduate, as long as that person enjoys the trust and confidence ng presidente, he can be a member of the cabinet of the president. Attorney, just for the record, ano, kailangan ba talaga may formal na reklamo, no, ang isang abogado para ma-disbar, or pwede ang court na Suprema gumawa ng move, no, to disbar any lawyer kung may nakikita itong grounds? The Supreme Court can do it. That's power of the Supreme Court to disbar yung mga unfit lawyers kung may violation. But of course, kahit na right yan ng Supreme Court na to disbar any lawyer, kailangan may right to due process pa rin yung abogado, may presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt, may presumption na may tinatawag tayong equal protection of the law. So hindi naman right, absolute right yan ng Supreme Court. Yes, may right ang Supreme Court na to disbar any lawyer as long as i-comply nila yung right to due process and equal protection clause ng ating saligang batas. But this is the first time na isang kilalang abogado, like he's a personality, well, every halos household name, ang pangalan ni Attorney Larry Gadon, kasi, of course, it's controversial. And siya ba yung kauna-unahang na-disbar? Or may mga pagkakataon din na-disbar? No, I mean na-announce publicly. Actually, similar to this case. Kung may na-announce man, may final and executory na yung decision ng na ito na hindi pa final. Hindi pa final eh. Kasi first, suspension pa, na-announce na. Yes. Second, kahit na may decision na, hindi pa final. Kasi ang final, ibig sabihin, hindi ka na pwede mag-file ng appeal. In this case, mag-file ng motion for reconsideration. In this case, may remedy pa si Secretary Larry Gadon, and in the very first place, hindi pa niya natanggap ang order or decision ng court. Nabasa lang sa social media, sa official website ng Supreme Court, but yung
of yung complete documents, kasi nakalagay one page lang yun from the PIO ng Supreme Court, yung complete documents of the decision, page by page, wala pang nabasa, bakit? Kasi kailangan nakalagay doon, bakit i-disbar ng Supreme Court ang isang abogado nakalagay doon sa decision. Until now, wala pa natanggap. So, how can we respond to that? And maybe after the receipt of the resolution ng Supreme Court, baka may remedy si Secretary Larga doon. In this case, yes, he will comply all the possible remedies na pwedeng in accordance with the law. Gusto ko nang dagdagan yung pinoint out ni Admar kanina, yung mga abogado na nagkaroon din ng pwede rin maging legal grounds for disbarment. Yes, yes, yes. Would this be, do you think, attorney? Not necessarily na may mali ka in the performance being a lawyer, but also kahit na in your private capacity, you can be disbarred as long as you violated the yung tinatawag na lawyer's oath. Do you think, attorney, magkakaroon ng parang burden sa side ng Korte Suprema, noting na naglabas sila ng ganito, no? Ng notice for disbarment kay Attorney Gadon na they're also expecting like the likes of Sarah Leila De Lima and other personalities na nakikita ng public na pwede or possible grounds for disbarment, and they're expecting to do the same. Kailangan explain yan sa Supreme Court. Bakit? I cannot talk in behalf of the Supreme Court. Wala tayong authority. Let the Supreme Court explain bakit. Bakit si Secretary Larry Gadon na during the time noong 2022, panahon yun ng politika. Of course, nagalit yung isa kasi may gumagawa ng fake document, fake statement itong isang media. So, sinagot lang. But maybe nasobrahan kung sa tingin ng Supreme Court, nasobrahan. But for me, hindi dapat disbarment. Kasi disbarment sa mga abogado, kaming mga abogado, yung disbarment is like death penalty. Yun ang pinakamabigat na penalty. Maybe reprimand, pwede reprimand, or just a suspension. In this case, Secretary Larry Gadon was already suspended for 1 year and 6 months. So, yung 1 year and 6 months, more than 1 year, is already a too harsh na penalty na sapit ni Secretary Larry Gadon. Attorney.